Walang duda, kasaysayan ang nilikha ng UP Fighting Maroons matapos nilang wakasan ang kanilang 36-year title drought noong nakaraang UAAP Season 84. At ang puno ng pagbabagong ito, walang iba kundi si Coach Goldwin Monteverde. Bagaman nabigo ang UP na makadalawang championship sa taong 2022, hindi maikakaila ang impluwensyang dinala ni Coach Gold sa UP. Dala ni Monteverde ang kanyang kumikinang na resume mula sa mga kampiyonato sa high school ranks. Ngunit alam niya na isang malaking pagsubok ang paghawak sa isang collegiate team, lalo na para sa UP Fighting Maroons. Ngunit kasama ang kanyang mga old reliables mula sa Inyo Bullups program sa pangungunan ni Carl Tamayo, hindi naging imposible ang mangarap para sa mga tiga-Diliman. Para kay Monteverde, importante ang bawat laro at hindi dapat masiyahan ang kanyang mga manlalaro sa kanilang ipinamalas. Para sa kanya, ito ay oportunidad upang patuloy na gumaling at mag-improve, hindi lang sa pansarili, kundi para sa kabuuan ng grupo. Kasama si Malik Diof at JD Kagulangan, tuluyan ang winakasan ng UP ang matagal ng pagdurusa at napanalunan ang UAAP Season 84 Championship kontra Ateneo. Hanggang sa sumunod na season ay ipinamalas ng Fighting Maroons na hindi na lang sila pushovers sa liga, kundi lehitimong contenders. Dala ang mindset na ito, tinignan ang UP na juggernauts ng liga at pinakita na karapat-dapat sila sa respetong naaayon para sa defending champions. Kaya't kahit nakabawi ang Ateneo sa UP sa UAAP Season 85, walang question na hindi na nga dapat maliitin ang mga isko. At lahat ng ito ay nagsimula sa sistemang inimplementa ni Monteverde sa Diliman. Kaya nararapat lamang na siya'y hirangin bilang Coach of the Year sa taong 2022 sa Spin, Sportsman of the Year